Shout out sa lahat ng mga nasa Dunsul, Sorsogon. Ayan, marami salamat po sa panonood ninyo sa mga videos na ina-upload namin ng buong Team Kalingap. Masakit po kasi nung okay pa po si Papa. Masakit po sa akin na umuwi lang po sila nung gano'n na po yung kalagayan po ni Papa. Tsaka pendings po sa kanya, dapat nga operado. Baka sila na nga lang po ang inintay ng ama. Inisip ko po, baka kung hindi ko po iniwan si Papa. Baka po malakas pa siya ngayon kasi may katulong po siya at ibigay mag-alaga sa kanya. Nagpasalamat ako sa kanya kasi nalagaan niya si Papa. Wala kaming dalawa ni Bika. Siya yung parang pinaka kinapitan ni Papa kaysa ako. Ako yung panganay eh. Shout out mga kalingap. Ayan at dalawin natin si Pinyel. Kasi yan nga, nakaburol yung kanyang tatay. Si Tatay Danilo. Yan mga kalingap, nandito tayo kay Pinyel, no? At ayan yung kanyang tatay. Si Tatay Danilo ay nakaburol. Nakalungkot lang mga kalingap, no? Yung ating unang scout. Yung kanyang tatay ay pumanaw na. Di ba mga kalingap? Ayan. Yung unang scout natin na mabibigyan ng magandang buhay, magandang pamumuhay. Siguro, para maging ano na rin si Tatay Danilo, naging kampante na. Kasi nga, sa sitwasyon ni Pinyel ay matutulungan ng Team Kalingap. Pinyel, kamusta? Ayun po, malungkot po, syempre. Dahil nga po, ganito na po si Papa. Ano yung naging findings nung dinala niyo sa ospital? Ano po, stroke talaga. Tapos may ano po sa ulo. May namuong dugo sa utak. Ah, okay. Yung mga kapatid mo ba, nandito buo sila? Andito po kami. Andito ito ba kapatid? Ito po yung bunso. Anong pangalan mo? Rebecca po. Rebecca. Kamusta naman? Medyo ganito po kay Papa ngayon. Buti nabalitaan niyo yung mga nangyari. Opo, yung sila po, tapos yung pinsan ko po, sinabi po sa amin yung nangyari kay Papa. Okay. Buti inabutan niyo pa sila na buhay. Opo, nandun po sa sa hospital po, inabutan pa naman po namin, tapos umiyak nga din po dun si Papa, tapos sinawakan ako ng mahigpit nung time na yun. Pero hindi na po siya nakakapagsalita. Si ate nyo, hindi ta? Yun po yung panganay. Ah, siya pang panganay. Ang pangalan mo ate? Elizabeth po. Elizabeth, ang ganda ng mga pangalan nyo ha. Ilang taon ka na? 20. 20? May anak ka na? Meron po isa. Asan mga asa na asawa mo? Nasa Isabela po. Ah, wala dito? Si anong pangalan nito? Rebecca po. Rebecca. Di ba may asawa ka na rin? Meron po. Asan siya? Nandun po sa kabilang. Ah, nandito? Opo, kasama ko. Buti wala pa kayong anak? Ayaw ko pa naman po kasi mahirap buhay ngayon. Tama yan. Very good. Ipon muna. Very good. Nanay. Kumusta? Ito po, malungkot. Bakit? Eh, magkakasama po kami sa ospital nung inatid namin eh. Kala namin makakasama pa rin namin yung buhay. Eh, wala na po kami magagawa. Ano yung huling mga sinabi ni Tatay Danilo sa inyo? Wala naman po na siyang sinabi, kundi yung na-stroke siya nung alas 11 ng gabi. Hindi na po siya makapagsalita. Tapos pinaupo ko siya, nakita ko po siya na sabi ko, baka kaka-stroke na to, kailangan na natin dalhin sa ospital. Kaya nagpatawag na nga ako na may makatulong sa amin. Pagdating naman namin ng ospital, tig-repair po kami sa Sorsogon, hanggang doon na nga. Hanggang ngayon, nawala na siya. Kung hindi siya kumain doon, hindi talaga nakatikim pagkain.
Tsaka pending po sa kanya, dapat nga operado. Tsaka yung blender na ipapakain, ipapadaan sa ilong, tsaka yung sa bibig niya, pakakako kailangan ipadaan na lang sa gamot. Hindi rin nakayanan. Kaya pinilit ko po talaga makauwi yung dalawa para baka sila na nga lang po ang inintay ng ama. Ayun, nayuyugto lang po ako nung makita yan. Kinapik po niya ako dito. Tapos para pong nagaano siya, nagpapasalamat. Kung hindi siguro iisipin niya na kung hindi man po ako dumating dito, sa ganyan ang nangyari sa kanya at si Peniel lang siguro, hindi po namin alam. Mabuti po kasi kaya siguro ganyan na lang ang pahiwatig niya sa akin kahit hindi po siya nakakapagpasalamat sa akin o kaya wala siyang sinasabi, hindi namin makausap. Nakakayak po talaga isipin kasi nga nakakaawa talagang tingnan lalo na yung nahirapan na po siya. Ano yung masasabi mo para kay Peniel at lalong-lalo doon sa dalawa niyang kapatid? Eh, ang gusto ko lang talaga po dahil nagkasama-sama po sila. Gusto ko magsama-sama na lang po sila tsaka ipagpatuloy po ni Peniel yung pag-aaral niya kahit wala na po si papa niya kasi yung pinangako niya. Maging sa inyo po, eh, Kuya Bal, dapat prosige po niya makatapos siya ng pag-aaral. Kahit wala na po yung papa niya, wala na rin si mama niya. Gusto ko po talaga, sinabihan ko na rin itong dalawa, wala namang imposible kung gusto pa nilang mag-aral. Kasi hindi naman saklaw kahit na may pamilya o may asawa. Hindi sa gabal yun. Po. Kaya, yan din po sinasabi ko sa kanila. Mas gusto ko po silang magsama-sama na lang. Katulad nitong wala na po si papa nila. Andito na lang po sila, magkasama na lang, magkakasama mas, na lang. Mas okay. Para sila po eh, magkatulungan na lang na magkakapatid. Wala nang ibang sinar sila na lang, magkakatulungan. Malalapit lang, hindi yung malalayo silang lugar. Eh kung wala talagang pamasahe, talagang pasalamat na lang at nakarating pa rin po. At inabot nilang buhay pa rin si tama, papa. Tama. Kaya medyo masaya naman po yung papa nila. Ika nag-ulit ka. So Nanay Shirley, maraming salamat na. Rebecca po. Ngayon, Rebecca, na nandito kayo, nandito kayong tatlo magkakasama. Sa ganun pa man na andito yung tatay ninyo no, na nakaburol. No? Ano ba yung iniisip mo? Ano po? Inisip ko po, baka kung hindi ko po iniwan si Papa. Baka po malakas pa siya ngayon kasi may katulong po siya at ipin niya mag-alaga sa kanya. Sinisisi ko rin po yung sarili ko na ano, ganyan po yung nangyari kay Papa kasi hindi ko man lang po nabisita nung okay pa siya, nakakapagsalita pa siya. So ngayon na Rebecca, ano yung may papangako mo sa Papa mo at lalong-lalo na sa iyong kapatid na si Peniel at lalong-lalo dun sa inyong panganay? Ano po, yung parang magbabawi po ako kahit wala na po si Papa, babawi po ako sa mga kapatid ko tapos yung pag-aaral ko po, ipagpapatuloy ko pa rin po yun kahit po natigil po pag makaano lang po kami, makabayad lang po kami dun sa pinagtrabahuan po namin. Babalik po ako dito tapos babawi po ako sa kanila tapos mag-aaral ulit po ako. Sayang naman po kasi yung taon na ano po, hindi ako makapag-aaral. Ilan taon ka na nga pala? 16 lang po. 16. Okay, salamat Rebecca ha. Ano pangalan mo ni ate? Elizabeth po. Ate Elizabeth, ikaw yung pinakapanganay sa kanila, Peniel, di ba? At nauna kang nag-asawa sa bunso niyong kapatid, tama? At meron ka ng isang anak. Ano yung pupwede mong masabi, lalong-lalo na kay Peniel? Dahil si Peniel yung talagang as in nag-alaga sa inyong papa. Ganyan na wala na si Papa, itatagal pa naman ako dito at anod ko pa naman siya dito sa samahan at sasabihan ko siya na kung mag-aaral siya.
yun, di pa naman ako doon agad-agad uuwi sa amin kahit pagkaburol ni Papa. Dito muna ako sa bahay. Ah, okay. So, ibig sabihin, mag-stay ka muna ng Bicol. Ah, sabi ko nga po sa kanya eh, kung magpagaling sana siya, di alagaan ko siya. Para makabawi naman ako. Kasi hindi, hinihintay niya lang siguro ako muwi. Anong masasabi mo kay Pinyel? Nagpasalamat ako sa kanya kasi nalagaan niya si Papa. Wala kaming dalawa ni Bika. Siya yung parang pinaka kinapitan ni Papa kaysa ako. Ako yung panganay eh. Kaya nung napapanood ko yung video niya sa inyo, nila Kuya Bal, wala na akong magawa. Umiyak na lang ako dun sa amin. Naiyak ako sa mga sinasabi niya. Nagigilty ako sa sarili ko. Hindi ko alam kasi kay Mama ganun din eh. Nawala din si Mama na hindi ko naalagaan din. Kaya grabe yung guilty ko. Kaya sasalamat ako sa kanya sobra. Nalagaan niya si Papa. Ano masasabi mo, Pinyel, na nandito ang mga kapatid mo? Ano po? Masakit mo po isipin na nagkita-kita po kami ng ano na po, gano'n na po yung sitwasyon ni Papa. Masakit po kasi nung okay pa po si Papa. Masakit po sa akin na umuwi lang po sila nung gano'n na po yung kalagayan po ni Papa. E di sa, ang gusto ko lang po, sana nung okay pa si Papa, naalagaan man po nila. Tapos, ang sakit po kasi andito po yung ano. Yung alaala pa din po nung oras na nakikita ko po yung sitwasyon po doon ni Papa. Nahirapan na po. Pero masaya din po ako. Okay na po yun sa akin. Tatanggapin ko na lang po na wala na po talaga si Papa. Na yun na lang po yung sumuko na talaga po siya. Kasi baka inisip niya po na hindi na ako mahirapan. Pero okay lang po sa akin na mahirapan po ako eh. Basta lang po kasama ko po yun. Ang akin lang po eh. Kahit po ganun yung nangyari kay Papa, ipagpapatuloy ko pa rin po yung pag-aaral ko kasi yun din po yung pinangako ko dun kay Papa. Natigil ko po dahil sa kanya. Pero po hindi po ako nagsisi na tinigil ko po yun. Tapos ngayon po iniwan din ako ni Papa. Papatuloy ko pa rin po yun. Tapos yung mga pinangako po kay Kuya, sa inyo po, Tatay Papsi, Kuya Jose, kay Kuya Bal, tutuparin ko pa rin po. So yun mga kalingap, nakakuha tayo ng interview doon sa magkakapatid, ano? Kila Pinyel, kay Rebecca, kay Elizabeth. Ayan. At ayun, maraming salamat po Kuya Bal Santos Matubang sa tulong na pinapaabot mo at sa serbisyo publiko na ginagawa mo dito sa mag-amang ito. At lalong-lalo na po kay Pinyel, ano, na ayun na dasal ko po na makamit niya yung kanyang pangarap at pangarap din ng kanyang tatay na si Tatay Danilo para sa kanyang anak. Kaya maraming salamat po talaga ulit Kuya Bal Santos Matubang, Ate Inna Vlogs, Kalinga Prab, at sa lahat ng mga nakasubaybay kay Pinyel, at sa lahat ng mga sumusubaybay o nakasubaybay sa mga kwento ng buhay, pamumuhay nila Tatay Danilo at Pinyel sa mag-amang ito. Ako po ay taos pusong nagpapasalamat sa inyo kasi nandyan po kayo para antabayanan sila at tulungan sila at matulungan lalong-lalo na si Pinyel sa kanyang pangarap sa buhay na yun, makapag-aral, makapagtapos ng pag-aaral. At ayun, nagpapasalamat tayo. Lisa 67 Vlog, Lani Wonder Woman, Tita Eman Fam Channel, Irene Pahoyo, Mil Lapitan, Hong Kong.
Nagpapasalamat din tayo kay Kindred TV official, ano, na nandito po at nakikidalamhati. Ayan, Maria Cusinira, Malinga Puse, Jay Morello Vlogs, ayan, Maramara 77 Vlog, ayan, Kaprundi, ayan, marami po sila dito mga Kalinga. At tayo po ay nagpapasalamat sa kanila, no, mga Kalinga partners na nakikipagdalamhati sa mag-amang ito, lalong-lalo na kay Tatay Danilo sa kanyang pagpanaw po. Shout out sa malahat ng mga nasa Dunsol, Sorsogon. Ayan, maraming salamat po sa panonood ninyo sa mga videos na ina-upload namin ng buong Team Kalingap. Kaya lalo po natin suportahan mga taga Dunsol at lalong-lalo na po sa buong Sorsogon, ano. Panoorin po natin yung mga natutulungan or mga upload ng buong Team Kalingap. At huwag din po natin kakalimutan i-share ang ating mga videos, mag-like, at lalong-lalo na po huwag natin kakalimutan suportahan ang inyong lingkod, Kalingap Tatay Papsi. Maraming salamat po sa lahat. So yun mga Kalingap, mga kaibigan, maraming salamat again. At hanggang dito na lang po muna. God bless us all, mga Kalingap, mga kaibigan. Mag-ingat po tayo palagi at gabayan po tayo ng mahal na Panginoon. Bye-bye! Thank you again mga Kalingap, mga kaibigan.